ang mapapainggan ng ulat sa labas ng impilan patungkol po ito sa bagong IATF standard protocols sa pagbabiyahe. Ipapatupad na. At iyan po yung ulat sa atin ni Katropang Terence. Katropang Terence, standby. Sa pagdinig ng Committee on Transportation sa Kamara de Representantes kahapon sa pamamuno ni Chairman at Summer Representative Edgar Mary Sarmiento, tinalakay ng mga mambabatas ang Interagency Task Force o IATF Resolution Number 101 o ang Standard Protocol sa pagbiyahe. Sinabi ni Department of Interior and Local Government o DILG Undersecretary Ipimaco Densing III na ang kagawaran ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa League of Governors, League of City Mayors at Municipal Mayors upang matiyak ang ganap na pagpapasunod sa naturang IATF resolution. Sa kasalukuyan, aabot na sa 80 hanggang 90% ng LGUs mula sa mga munisipyo, lungsod at mga lalawigan ay tumatalima sa tatlong probisyon, lalo na ang walang pangangailangan sa mga biyahero na magdala ng mga travel authority mula sa Philippine National Police o PNP ang hindi na kinakailangang medical certificate o clearance mula sa pinanggalingang lokal na pamahalaan at ang hindi na kailangang quarantine sa kanilang pagdating sa patutunguhan na maliban na lamang kapag ang gobyerno ay magkaroon ng sintomas, ang biyahero ay magkaroon ng sintomas rather na tanging namumukod sa probisyon ng no quarantine. Sinabi niya na ang pangkalahatang patakaran ay hindi na sapilitan ang pagsusuri maliban na lamang kung pahihintulutan ito o ipipilit ng lokal na pamahalaan na ipatupad kung kinakailangan. Umaasa naman ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP representative na si Attorney Joseph Ray Gumabon para sa nagkakaisang pagbiyahe, nagkakaisang talaan ng mga rekisitos na dapat na ipinatutupad ng lahat ng lokal na pamahalaan upang maiwasan ang pagkalito sa operasyon ng CAAP, gayon din sa operasyon ng mga airline operators. Terence Moreno Grana, nagbabalita para sa DWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Maraming salamat, Katropang Terence.